Hey guys, brand new morning. So it's our day 2. So tara, kape-kape muna tayo. Ito guys, tara kape muna tayo bago maligo. A few moments later. So ayun na guys, nakapagkape na tayo and nakaligo na tayo. So let's go, let's ride. Tara guys, larga na tayo. So ay maaga-aga pa. And gusto ko lang magpasalamat sa Lotus Garden. Sobrang lucky na natipid natin sa accommodation, no? Sulit na sulit, 370 lang, di ba? Kahit ilang araw tayo magstay dito, upward na upward. So maybe kapag in-explore natin to Nueva Vizcaya province, no, dito tayo magstay ulit kasi talagang super sulit. So tara, tuloy na tayo. So currently nasa Bayombong tayo, the capital, and next town is Solano. So dire-diretso tayo doon. Maya-maya na tayo mag-jacket, no. So ito guys, pagas muna tayo saglit para dire-diretso na tayo hanggang Banawe. May 3 bars pa naman tayo. So hopefully buong full tank kayanin natin. Nag-jacket na din ako guys, sobrang lamig. So tara, dire-diretso na tayo. And nakakatuwa ay may signage na papunta ng Isabela. So unahin muna natin syempre yung Banawe Rice Terraces. So ayan, dire-diretso tayo. Nakakatuwa talaga yung daanan dito sa Vizcaya. Parang wala pa tayong nadaanan na dito. Feeling ko ang bilis natin, like kinaya natin yung talpan yung nagbabiskaya. Wow, bago yun sa akin guys. So ito nga, dahil maganda yung daan, na-maintain natin yung 50-60 na speed, which is for me sulit na sulit na. Oops, ang ganda rin yung daanan din, pero dire-diretso lang tayo. Hey guys, brand new morning. So and ride na tayo. Grabe ang ganda. Sarap ng ride, solid yung daanan. Walang lubak, 'di ba? Tapos sarap. Ayan, napakapayapa dito, guys. So kung magra-ride kayo, try nyo dito sa Nueva Vizcaya. Napaka-underrated pero sobrang dami niyang kayang i-offer and sobrang dami rin nating na-miss, di ba? So definitely kung makabalik tayo dito, check natin yung iba pang tourist destinations. So ito guys, tulay Lamot Bridge. So technically ito na yung boundary ng Nueva Vizcaya tsaka Ibugao province. So ayan, we are officially entering Ibugao province dito sa Lamot town. So ayan, welcome to Ibugao. So excited, tara. Ayan guys, ang ganda rin ang daan dito and pataas ng pataas, pero still nami-maintain natin yung speed natin na 50 kph, na okay na ako dyan, masaya na ako dyan. So ayan, sobrang ganda ng panahon, sobrang maaliwalas, nakakatuwa. So great day for a ride, tuloy-tuloy lang tayo. Hey guys, so I'm officially welcoming you here dito sa Ibugao province. Grabe ang ganda guys, para akong nag-Baguio, ang lamig. So ay may nakita akong sea of clouds, kaya hinintuan ko. Ito, pakita ko sa inyo. Oh, diba guys, ang ganda. So ayun, more sceneries to come. So first time ko dito and I'm super excited. So tara na, let's continue. Eto guys, nandito na tayo sa may Ibugao State University. Ayan. So parang sobrang payapa dito, no? Unlike sa Baguio na super busy, mas gusto ko dito yung ganito ka chill, ganito ka luwag lang. So tara, tuloy-tuloy lang tayo.
Ito guys, yung dinadaan na natin, ang daming paliko-liko din, no? Pero at least maluwag, hindi tayo nahihirapan. So ayun, tuloy-tuloy lang tayo. Merong mga pababa tsaka mga paahon. Pero ayun nga, maganda naman yung kalsada kaya wala tayong problema. So maganda ng view dito. Hey guys, may nakita akong overlooking view ulit dito. Grabe, sobrang ganda. Paganda ng paganda. Sobrang ganda ng Pilipinas guys. So ito, pakita natin and then try natin magpalipad. So tara. Ayan guys, sa baba natin may ilog tsaka mga palayan. Ang sarap sa mata. So ayun guys, okay na siguro yun and my first drone shot na tayo. So tara, continue na tayo. Let's ride! Continue na tayo guys and kita nyo yun, ang ganda ng ulap dun. Sea of clouds, buong-buon. Ang ganda ng bato sa kaliwa natin guys. Solid na solid. So ayun, ang ganda ng view natin dito guys. So kung mag-ride kayo, diretso kayo dito ng Banaue. So, hit kira, sayang wala tayong kasama. And then, may nakikita ko, signage to the right, ito yung Banaue. So, kakanan tayo dito sa next intersection. Uff, judge ko. Ayan, kakanan tayo dito. So, isang magandang tulay. Kailangan din natin i-drone shot to guys, ang ganda. Ganda yung tubig sa baba. Mukhang madaming tubig. Wow! So tara, hanap tayo ng spot. Makapag-drone tayo. And dito tayo sa baba. Tara. Dito lang sa malapit. Ayan guys, ang ganda oh. Wow! Nakaka-amaze. And rinig na rinig yung lagas-las ng tubig. And nandun yung bridge. Ayun guys, nandito tayo sa may tulay malapit. So tara, try natin magpalipad. Let's fly! May drone shot na tayo. So, continue na tayo ulit. So, I think malapit na tayo dun sa may arko ng Banaue. So, tuloy-tuloy na tayo. In fairness, maganda pa naman yung daan. Kahit wala na siyang asfalto, no? Feeling ko minsan parang may umaalog-alog. So, tara, tuloy lang tayo. Ito guys, pataas ng pataas yung daan and ang lamig. Super lamig na nuno. So yung kung nakita nyo yun sa taas natin,
Tulak. Hindi ko alam kung dark cloud siya, yung maulan or yung malamig lang. Not sure, pero super lamig dito guys. Ang sarap. And ang daming suha dito. Ayun guys, so diba, nasa may ulap lang tayo. So sobrang lamig. Nanunuot siya sa jacket, tsaka sa maong. Pero masarap naman. Parang nakakatakot tuloy yung mga dark clouds. Huwag naman sometime ulanin, no? Parang diyan ka lang, pampalamig lang. Pero huwag kang bubuhos. So, dire-diretso lang tayo, guys. Ayan, pataas pa din ng pataas. And, tanaw ko na yung hapon ng Banawi. Ayan, nakaka-excite. Ang dami mga stall dito, mga tindahan siguro. So, ayan. Welcome to Banawi. Picture lang kayo dito saglit. Ayan guys, nasa Banawi na tayo. So, hahanapin na lang natin yung Banawi Rice Terraces. So, tuloy-tuloy lang tayo. Eto guys, nasa sentro na tayo ng Banawi. And medyo masikip na yung mga daanan dito. Ayan. Municipal Tourism Office. So, hanapin natin yung pinaka view deck ng Rice Terraces, no? Ayan. Actually, tanaw na siya dito yung Rice Terraces, pero hahanap tayo ng spot para kitang-kita natin siya. Hey guys! Welcome dito sa Banawi Rice Terraces. Wow! Sobrang nakaka-amaze. Ayan, no? Iba pala talaga yung nakikita mo lang dati sa libro, sa pera. Tapos ngayon, ayan na. Nandito na tayo. Sobrang nakaka-amaze na yan. Libong taon na nakakaraan, no? Wala pang mga machine. Wala pang mga tools na gawa nila. So tara, drone natin. Let's fly! May drone shot na tayo, di ba? Nakaka-amaze. So, hanap tayo ng viewpoint. Mas maganda daw yung view doon. Pero at least may drone shot na tayo. So, ito may suha o dami. Pero syempre, bawal tayo kumuha. So, tara na. Punta tayong viewpoint. So, ito guys, nandito tayo sa may highway, no? Punta tayo ng viewpoint. Ayan, no? Tara. So, ito guys, viewpoint. Tara, puntahan natin. Hey guys, so ayun, nandito tayo sa viewpoint. So ito yung nasa 20 peso bill. Ayan. So ayun nga guys, no, yung nasa 20 itong Banawi Rice Terraces. And ito yung eksaktong location nya. Ayun yung may ilog sa 20. Ayun yung ilog na yun. Ayan. Sayang, sarado yung kapihan. Dito sana masarap magkape. Guys, kotang-kota na tayo dito sa Banawi Rice Terraces. Grabe, ang ganda. Kung may chance kayong makapunta dito, puntahan nyo na guys. Meron namang mga bus na pumabiyahe papunta dito. Sobrang nakaka-amaze. So, kanina guys, dun tayo sa kaliwa.
this time, dito naman tayo sa kalsada na to. Papunta tayo ng Isabela Province. So, dito yung daanan niya. Grabe, nabibitin ako dito sa Ipugao Province. Parang dami ko pang gustong explore, gawin, no? Kaya lang, very, very limited yung time natin. So, as usual, babalikan natin to. Nakakatuwa guys, so sobrang lapit natin sa rice terraces, or nasa rice terraces mismo tayo, no? So tuloy-tuloy lang. Ayan. Enjoy natin yung view at yung lamig. Hey guys, so ayun, nandito na tayo sa may baba ng Banawe Rice Terraces, no? Pupunta na tayo ng Isabela Province. So tara, let's ride. Ito guys yung tinadaanan natin. Bangin na yung nasa right side natin and medyo masikip yung tinadaanan natin. Meron din mga basang part in. Tapos kita natin yung mga parang mini falls sa yun. So nag-overflow. Sarap. Ano yung tubig, no? Ang dami nating paliko-liko dito guys. And then may mga landslide area and ganyan. So ingat-ingat, and sana din maka-accident dito. Yung ibang mga liko dito sobrang sharp, kaya nung ganyan ang hihirap lumiko. Tapos bangin yung kasunod, diba? Grabe guys, kulot-kulot yung dinadaanan natin, ang hirap. So ayun nga guys, no, if you have the time, the chance, visit Banawe. Sobrang ganda nung Banawe Rice Terraces. Imagine, no, nagawa siya thousands of years ago, tapos walang machine, walang tools, no. So ang galing. So nung nandun ako, feeling ko para ako nasa Cambodia, sa Angkor Wat, no. Ganun yung pakiramdam, na para kang dinala sa other dimension or time, na sobrang nakaka-amaze. Iba yung pakiramdam. So visit Banawe. Okay, so tara na, tuloy na tayo, let's ride. Tuloy na tayo ulit. Buti nga guys, maganda yung panahon, perfect weather, no? Kasi kung maulan ito, parang ang hirap. Ngayon puro pababa, tapos matatarik, tsaka sharp curves. Hindi ko alam kung kaya ko ito pagtag-ulan. Hey guys, so ayun, nandito tayo sa bundok. Ang ganda ng daanan dito guys, grabe. Tsaka yung sa baba, may ilog tsaka mga rice terraces. So tara, let's fly! May drone shot na tayo, and kita nyo naman sa aerial view yung mga dinadaanan natin, di ba? So kung naghanap kayo ng road trip, visit Ifugao Province. For sure, may enjoy nyo yung daanan dito. Tsaka yung lamig niya, nanonood guys, kahit tanghali na, para ka nasa Baguio. And siya nga pala, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na, kasi lilibuti natin yung buong Pilipinas. So tara na, continue na tayo. Let's ride! Tuloy na tayo ulit guys. So itong kalsada na to ay tinatawag nilang Snake Road. So ayan nga, no, dahil kulot-kulot, puro zigzag. Yung nakita natin sa baba na rice terraces, meron daw doon village na may hot spring. Sayang na wala tayong masyadong oras, di natin ma-visit yun. Dito masarap mag hot spring kasi sobrang lamig eh, diba, perfect yan.
So medyo mahaba pala to guys, tong tukligan snake road, no? Upload ko na lang ng buo yung na-capture ko dito. Pero ayun nga, unlilusong. Ayun guys, so nasa baba na natin yung Hidden Spring Village, no? Tapos meron palang view deck dito. Dato pala dito tayo nag-drone shot. Kaya lang, ayun nga, may tao. Nakakahiya. Makaka-storpo pa tayo. So tara, tuloy na lang tayo. Yan, nakakatuwa na nakakakita tayo ng mga tao. Dito tayo sa tulay. Medyo maputik. Mukhang umabot dito yung tubig. So ayun nga, no. Sobrang konti ng tao dito guys. Halos wala tayo nakakasalubong sa ride na to. Kaya nakakatuwa din pag may tao. And so na naman natin yung kalsada, no? Weekend ngayon pero halos wala rin turista. But kaya, so dito naman sa park na to, parang bagong linis na sweep na nila yung mga putik-putik. Ang dami kong nakikita ng mga poles. Kaya lang yun nga, no? Maputik tsaka iba yung kulay niya. Tsaka parang landslide prone area, so nakakatakot namin to magpicture. So ayan, tingnan lang natin ang mabilis. O diba, ang daming ganyan dito madadaanan natin. Kaya lang ayun nga, delicate sa yun, baka gumuho. So tuloy na lang tayo. Grabe tong area na to, parang fresh na fresh pa yung landslide. Nakatakot. Tapos yung gilid natin bangin, diba? So bilisan natin, iba yung pakiramdam ko dito. UNESCO World Heritage Site. So itong Mayoyaw, hindi ko lang sure kung tamang pagkapigas ko, no? Ay isang UNESCO World Heritage Site. So protected and conserved area ito guys. Dito na tayo banda sa sentro nila. And ayun nga, daming tao, daming riders doon. Hindi ako nakahinto para magkape. So hanap na lang tayo dito banda. Tignan natin. Solo na naman natin yung lugar guys. Ayun nga, no, minsan yung mga tao mamimiss mo din. Gaya nito, solo ride lang tayo. So what if ma-accidente or may abelya dito. So ayun, may mga view deck dito. Ang daming view deck pero hindi na natin pupuntahan, no? Kasi nakulang tayo sa oras. Baka gabihin tayo dito. Mahirap na, diba? Hindi natin alam yung daan. Hey guys! So andito na tayo sa Mayaw-Yaw, sa Ifugao pa din. And may nakita tayong view deck. So tingnan natin. So ito guys, yung view deck niya. And ayun yung Mayaw-Yaw Rice Terraces. So UNESCO World Heritage Site yan guys. So hindi na natin siya ma-drone. At least yung Banawe Rice Terraces meron, no? Ayun nga guys, hindi ko alam kung paano i-pronounce, kung Mayoyaw or Mayaw-Yaw. Pero narinig ko kasi dun sa isa, Mayaw-Yaw. So sorry kung hindi ko ma-pronounce lang tama. So tuloy-tuloy, ganito pa rin yung daanan natin. Puro siksak pa din. Ayan, ito may tindahan. So check natin. Kahanap tayong kape. And guys, finally, makakapagkape na tayo. Ayan, kopi ko Blanca. 15 pesos lang. Tapos ito, yung baon natin. Big Oven Brownies. Ito! Kuya, tulog pa. Tuloy na tayo ulit. So ayun, energized na tayo kapag kape tsaka merienda. So di man lang natin natikman yung pagkain ng Ifugao province, no? Sarado kasi yung kape dun sa Banawe View Deck sa ayan. Malamig pa rin dito guys. And then yung parang tayo nasa ulap pa din. Ang taas.
So ang dami na nating nilulusong, daming pababa. Ayun nga, so feeling ko hindi na ubos yung dinadaanan natin in walang tao. So nakaka-miss din pala yung mga tao. Parang nakakatuwa kapag nakita kang tao dito sa mga daanan. Meron akong nakita mga bikers, grabe, ang lalakas nila. Imagine, kanina pa tayo lumulusong, tapos sila, paahon, diba? Ito guys, feeling ko, malapit na tayo sa baba, ayan. Medyo tanaw na yung mga hills, no? So, tuloy-tuloy lang tayo. Pababa ng pababa pa rin. Parang hindi na ubos yung lusong. Engage, may kasabay tayo mag-jowa. Kanina pa kami nagpapangabot niyan sa mga stopover, no? So ayan, ingat sa inyo guys, ride safe. So tayo din, tuloy-tuloy lang lusong hanggang makarating tayo sa baba. Ito guys, finally nakakita din ako ng kapatagan. Grabe, na-miss ko. Sobrang haba nung lusong guys, upload ko na lang ng buo sa roads playlist natin. So ito, dito na tayo sa Maisan, dito sa baba, and I think malapit na tayo sa Isabela province. Ayun nga lang guys, nawala na yung lamig, so damang-dama ko yung init dito sa baba. So bilis-bilis na lang natin para mahangin. Hey guys, so ayun, nandito na tayo sa may mga Maisan. Finally, nakababa na tayo. Grabe yung nilusong natin. Sakit sa balikat tsaka sa kamay, kakapiga. So, ngayon lang yata ako nakakita ng Maisan guys. In real life, no? So tara, drone shot natin. Let's fly! Sukotan-kota na tayo ng drone shot. Tara na, tuloy na tayo sa Isabela. Let's go! Ito guys, district highway boundary daw. So I think Isabela province na to. So MAR ko. And merong tulay. Ayan. Wow, ang haba. Ang ganda rin ang ilog sa baba. Ang ganda nito guys, kailangan ako i-drone shot to. So tara, tignan natin sa aerial view. Hanap lang tayo ng spot. Hey guys, so finally nandito na tayo sa Ramon, Isabela. So puputulin ko na muna yung video dito guys. Salamat sa pagsama sa ating Banawe ride, no? So sa abangan nyo yung susunod nating video, yung part 2. Dito naman tayo sa Isabela province. Kita-kits! Bye-bye!